Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random post. At ito ay post ni Sir Moises. Actually, itong post na ito, meron ding nag-message sa atin nito. Hindi ko na lang isa-isahing hanapin yon, pero nakalagay kasi siya sa for follow-up. Yung pwede kasi may option kasi doon sa ating FB page na kapag mag-message kayo, kung kailangan kong i-line up siya, may option doon na pwede ko siyang i-follow up. So, marami na naka-line up doon. So, hindi ko na siya madaling hanapin kung saan or kung sinong nag-ask natin. Pero kahalintulad, as in ganito talaga din yung tanong niya. So, since pangalawa na siya, sagutan natin itong abstract na ito. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers at gusto nyo agad-agad maka-download, punta na lang kayo sa file sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number one. Pero bago ang lahat, basahin muna natin. Ito ay isang reviewer na pang pulis daw. So, abstract reasoning. Itong abstract reasoning, hindi lang naman ito pang pulis or ano, pero meron din mga kahalintulad nito sa college entrance test, yung mga mag-a-apply ng work sa AFSAT exam, at ito ay nakakatulong din kung paano, yung paraan ba, kung paano hanapin yung mismong pattern. Now, basahin na natin yung instruction. Choose the figure which does not belong to the group. So, add one out tayo. And by the way, meron tong given na answer key. Nandito siya. Kaso lang, hindi naka-explain kung bakit yan yung sagot. Now, let's do number one. Alin kaya dito sa apat ang naiba? Pansinin na lahat ng yan ay merong mga corners yan siya. Meron yung mga corners maliban dito sa letter D. So, yan na yung sagot. Number 2. Alin naman kaya dyan yung naiba? Obserbahang mabuti. Kung i-count natin yung mga lines na yan, we have, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga lines na yan ba? So, 1, 2, 3, 4, 5. Sa mga numbers, walang naiba. Now, yung mismong mga square dito, okay, mukhang walang naiba. Or pwedeng baliktarin natin yan para makuha natin kung alin dyan yung naiba. Pero, kahit baliktarin man natin yan, pwedeng may isa dyan ang naiba. Pero kung titingnan mong mabuti, itong nasa dulo dito, siya lang yung naiba. Kasi yung lahat ng yan ay direkta talaga siya sa pinaka-last ba? Yung last mismo. Okay? Pero dito, meron yan siyang extra na line dyan. So, letter C ang tamang sagot dyan. Siya lang yung naiba. Next. Yung hanapin naman natin ay yung naiba sa pattern. Pansinin nyo na may mga letters na nandyan, meron ding mga numbers. Now, doon muna tayo sa letters na nasa baba. That is, R, S, T, U, V. Magkasunod yan siya lahat. Now, kung pansinin nyo itong letter A, ang pares niya ay 1. Si letter D, ang pares niya ay 4. So, therefore, si letter A, siya yung pinakaunang, pinakaunang letter sa alphabet. Si letter D naman, siya yung pang-apat. So, si letter H, siya yung pang-8. Si letter L, exactly naman na siya yung pang-12. At si G, siya naman yung pang-7. So, lahat ng yan ay merong pattern. Lahat ng yan, yung mga lines naman na nasa gitna ay pariho. So, alin dyan ang naiba? Letter D. Kasi, siya lang yung merong dalawang
digits. Dig isa lang yan, 1, 4, 8, at 7. Ito kasi mayroong 1 at 2. I mean, 12 siya. So, dalawang digits. Yan lang yung naiba. Kasi the rest, pariho naman sila. Next, number 4. Sa totoo lang, medyo nahirapan ako dito. Kaso lang, nung na-choose ko na yung mismong sagot natin, ay tumugma naman siya sa answer key. So, ano yung pattern natin? Kung ito ay nasa gilid, bali, that is horizontal. Nag-horizontal sila ba? Tapos, ito naman, slight lang. Ito ay vertical. Ito ay slanting, as in sharp yung pagka-slant niya, sharp din yung talagang horizontal siya. Ito kasi is slightly lang. So, letter B. Wala na akong ibang maisip na bakit kakaiba siya, kundi slightly na slant kasi siya. Kaya, letter B yung sagot ko. So far naman, yung answer key dito ay letter B. Next, number 5. Meron tayong mga, ano tawag dito, yung mga circle na nandyan. Lahat ng yan ay pariho naman. So, ignore natin yan at doon tayo sa mga numbers. Lahat ay merong 4. Pero yung first digit, meron tayong 1, 3, 4. Ito kasi kasunod na. Mayroon tayong 34, 44, 55, ay 55 tuloy, 6, 54 at 64. Magkasunod yan na 10 lang ang pagitan maliban lang dito sa 14. So, yan na yung naiba. Next. Alin naman kaya ang naiba dito? So, kung obserbahan nyo yung mga slant line na yan, kung saan dyan yung pariho sila, or yung meron bang naiba dyan. Pero ito, naobserbahan natin itong nasa loob ng mga lines na yan. Yung small na square na yun, yung napormang square na yan. Ganito muna natin siya. So, kung obserbahan natin yan lahat, si letter C lang ang pinakamalit. Si A, B, D, E, pariho sila lahat. Next. Kung i-count natin yung mga numbers o figures na nasa loob ng mga boxes na yan, obvious naman na pariho yung count nila kasi dalawa lang ang nawala dyan, tigdalawa yung nawala. So, hindi tayo mag-focus dyan. Ang nakikita kong pattern dito na yung sagot ko naman ay hindi siya tumugma sa mismong answer key ay ito. Hinati ko bali siya. So, ang nasa taas ay 5, nasa baba ay 5. So, this is 5. 5 din ito. So, hinati natin yan. 5 yan lahat at ang nasa baba ay 5. Pero dito sa letter D, yan ay 6. Yung nasa baba naman, yan ay 4. So, this is 5 at yung nasa baba ay 5. So, therefore, yung sagot ko dito ay letter D. Pero hindi siya pariho sa mismong answer key nito. Kaya kung meron kayong magandang explanation kung ano yung tamang sagot dito, kung alin dyan ang naiba, paki-comment na lang. Next. Dito rin, iba din yung sagot ko sa mismong answer key. Now, kung ating titingnan yung mga circles na nasa loob ng mga boxes na ito, ang nandito sa left lower, kumpara dito sa right upper, kung nasa corner siya, yung right upper naman ay medyo hindi siya dumikit sa mismong corner. So, ito yung nakikita ko. Magka-opposite yan siya, hindi siya masyadong madikit ba? So, ganun din sa letter B, hindi masyadong dikit. Itong si letter C kasi, equal yan siya. Pariho lang. Si letter D naman, dikit dito, pero dito naman ay hindi. Ganun din si letter E. Kaya yung sinagot ko dito ay itong letter C. Now, kung meron kayong magandang explanation kung bakit hindi itong letter C, paki-comment na lang. Next.
Ang nandito naman ay meron tayong mga letters na nasa taas. Capital, small letters, at capital letters. Pero yung mga figures na nandyan, sa nakikita ko, pareho lang din naman yan siya. So, malamang dito tayo sa mga letters. Pero ano napapansin nyo sa mga letters na yan? Ito ay posibleng binuo sa pink, yung vowel na wala. Next, ito ay blue, yung nasa gitna na vowel ang wala. Ito naman ay green, so yung nasa gitna yung nawala. Ito ay gray, so yung vowel na nasa gitna ay wala. Now, black. Yung black na yan, yung vowel lang ang kukunin natin. So, dapat meron tong letter C. So, therefore, ang naiba dito ay itong letter E. Yan na yung sagot. Next, sa last part. Mga leaves ang nandyan. Mga porma sa mga leaves. So, kung ito ang titingnan natin, mukhang wala akong makikitang kakaiba dyan. So, doon tayo sa porma ng mga leaves. Yung dulo sa leaves, yung dulo na yan ba? Yan. Kung titingnan mo, lahat ng mga dulo sa leaves na yan, palabas, maliban lang sa letter B. So, yan na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Paalala lang, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, ito naman yung abangan nyo sa susunod nating mga videos. Thank you and God bless.